sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunchi. Papuri po sa salamat isinyo. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Pawang pakikipagtotoo ang iginagawad niya sa tao. Pawang katotohanan ang mga binabahagi niya. Pawang sa totoo ang nais niya. Ilan kaya sa mga anak niya ang nakikipagtotoong totoong totoo sa Espiritu niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag nagbilang tao ka at pinaira lang pagkatao, mahirap kang tumupad sa pag-aatas ng Ama. Kapag ang inisip mo, ano kaya ang sasabihin ng kapwa ko? Ano kaya ang mangyayari? At paano ko kaya gagawin ito? Kailan may di ka makadidiretso nang layunin ng Ama para sa iyo, sapagkat pagkataong kaisipan, yaong umiikilkil at nanunukal sa isipan. Subalit kung susundin mo siya, tutupdin mo ang kanyang mga aral, kay gaan mong tuparin, kay bilis mong sinunod, kay gaan din sa damdamin, kay luwag sa kalooban, payapang kaisipan, sapagkat walang alingasngas, walang guni-guni, at kung ano-anong laman ng isipan. Kung iisipin mo muna, bago ka sumunod, at ang iisipin mo kung ano ang kasunod, sa ginawa mong mabuti, ano'y gaganti sa'yo. Mahihirapan kang tumalima, sapagkat ang hinahanap mo na pagdakay kung ano ang ganti sa ginawang mabuti. Subalit kung tutuparin mo yaong kalooban ng Ama at diyang iisipin mo'y kung ano'y gaganti niya, kundi ang pagtalima mo'y sumunod ka sa Kanya at ang kalooban niya'y dinama mong tuwiran, mapapagalak ka niya, maaliw ka pa niya. Yaon ang pawang katotohanan, mga minamahal, kaya't kung bilang pagkatao'y kay hirap sadyang gawin, at tupdin ang magpakabanal. Sapagkat kung sasalang-alang mo, yaong sariling ipapahiya ka ng kapwa mo, na di gumugusto sa iyo't di ka ginugusto, sadyang napakahirap tuparin kapag bilang pagkatao. Ngunit kung tumutupad ka, Espiritu ang taglay mo, walang iniisip ni ano-ano, malawanag pa sa sikat ng araw, yaong taglay ng kaisipan mo'y unawang walang humpay. Sapagkat ang dinaratal sa iyo'y pawang kabutihan, ang salitang nagnanalig at pananalig na tinatawag, nagaganap sa iyong kalooban. Doon pumapasok ang salitang nagsalita ang tao, ngunit ginamit ng Ama, kaya't nang magsabuhay, naging makapangyarihan ang salita niya. O aking mga minamahal, tuwiran kong tinuturan, yung sa aking mga sinambit ay pawang katotohanan, na kung bubulay-bulayin lamang ng kaisipan, sadyang mahihirapan ang sinuman. Subalit kung ang Espiritu'y nasa katauhan, yaw nang magdudulot ng unawa upang ito'y kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga ba ang susunod
at sino ang tutupad. Kung ganang isip at pagkakaloob ay pagkatao lamang. Subalit kaya may sumusunod, kaya may tumutupad, iniibang isip na iibang kalooban. At sila na nga ang nakikipaglaban sa katotohanan. At sila na nga ang nagpapatotoo sa katotohanan. At sila na nga ang nagpapatotoong ang amay buhay sapagkat totoong kinamta nila yaong kaiba ng buhay nila ay pagkataong pagkatao lamang. At sa unang patotoo, Espiritu'y bumubuhay. At ang Espiritu'y siya ay taglay buhay. Kaya't ang sinumang nasa Espiritu ng katotohanan, ang kaunawaan ay dumaratal, pangunawang malawak ang nakakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekaramenayahanam. O aking ama at ama nila, yamang tinuran mo at tinudlo mo sa tao, yaong marapat na salita mong mapagninilayan nila. Ihinayag mo ang katotohanan, iniuulat mo ang katotohanan, ang pagiging marapat at pagiging matapat ang siyang layon at nasa mo sa kanilang lahat. Kaya naman kung paano sila ay sa iyo'y tapat na tumanggap, ikaw na rin ang nagpapasilay sa kanila ng pagganap na kung papaano sila'y nagnanasang ika'y kamtin, nakamtan nga nila yaong salita mong may kapangyarihan. Sapagkat doon pumapasok ang salita mo'y buhay sa mga anak mong nagsasabuhay niyong mga aral. Sa kanila ay may pandinig ay nakarinig at ang may mata ay nagliwanag. Nekaramenayahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kapag ang magpapatotoo ang pinatototohanan niya ay kung paano siya nagbago, ang hindi pa nagbabago, di maabot, matatarok ang sinasabi niyang pagbabago. Ngunit yaong mga nakikinig na nagbago na, nasisihan ang kalooban nila sapagkat gayon sila. Kapag ang iniuulat ng isang mahirap ay para sa kaukulang kayamanan, mahihirapan niyang ilahad sapagkat hindi siya yumaman. Ngunit, sino kayang mayaman na totoong mayaman ang magsisiwalat naman ang pawang katotohanan? Yaong may takot na totoo sama at tunay na siyang tinanggap na. Ang mahirap ang maisisiwalat niya ay ang kanyang kahirapan kung paano siya nakatatawid sa buhay sa bawat araw. Subalit, mahirap man siya kung kalinga ng amay na daramat nakikipagtutuos siya, maliwanag niya ring masasambit kung paano siya nililigtas ng ama sa maghapon. Paano maisisiwalat ng isang magkakaroon pa lamang ng karamdaman at di pa siya nagkaroon ng karamdaman na siya'y pinagaling? Mari ba niyang sabihin, kahiwaga ng ama sa akin, ako'y pinagaling, di pa man ako nagkasakit. Kaya't ang mga nag-ahayag ng kanilang kahiwagaan na nakamtan niya ang mga nakadama na at nakakita ng katotohanan na sila'y pinagaling sa kahiwagaan at kahimalaan ng ama. Kaya naman nauulat sa lupa ang mga nagaganap dahil din sa taong mga anak niya. Ngunit ilan sa mga nag-ahayag ng katotohanan na ang pawang katotohanan ay taglay sa kalooban, magalak at magpuring matuwid sa Ama. Ang mga tapat ang kalooban at sa Kanya'y totoo, sapagkat di nalingid at nalihim sa Kanya. Ano nga ba ang dahilan at gagawin mo pang daya at mandaya ka pa ng sarili mo? Hindi na kailangan dayain ang sarili mo para lamang kinilanlangin mo ang kapwa mo at makita ng taong magaling ka. Kundi ang sabihin mo kung anong totoo ang Ama na kamasid at nakikinig sa iyo. Hindi bagat siyang makaririnig ng lahat ng sinasabi ng tao at tunay na siya ang magtatala kung anong marapat at totoo. Kaya naman, kung tapat at totoo ang mga anak niya, sila mismo ang nagsasalita na totoo tapat, silang naliliwanagan at tunay na naliliwanagan panghigit at nasisihan silang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig.
Nekaramenayahana. Kaya't habang pinakikipaglaban mo ang katotohanan, aliw na aliw ang espiritong sumasa iyong taglay. Yaong espiritong ama ang maibigay, hindi ang kunsino lamang. Kaya naman, habang naaaliw siya na sa iyo ay taglay, damang-dama mo yan sa kalooban bilang nilalang. Kaya't ang mga anak niyang nasiyahan at naging galak sa kanilang paglaganap ng kanilang gawa, ama naman ang patuloy na kaakibat. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hindi mawawala sa tao ang pangarap kung ito ay buhay at natural na may kaisipan. Ngunit iba't iba ang pangarap at mithi ng tao sa lupa. May mga nabuksan ng ganap at totoong nakilalang ama at nasihan sa nadama nila. Ang pangarap nila'y manahan na sa kanya. Ang pangarap nila'y maituwid ng totoong buhay nila. Ang pangarap nila'y makasadsad sila bang nabubuhay ay wag nang maligaw pa. Ngunit may nangangarap namang gusto yumaman sila. At may pangarap namang makaibang bansa sila. Iba't ibang pangarap. Ngunit ano ang tama at matuwid na pangarap? Ang makilala mo't madamang ama, pangarapin mong makapanahan siya. Yaon ang pawang katotohanan, aking mga minamahal, sapagkat sa pangarap na ito, wala kang magiging kabiguan. Sapagkat habang pinapangarap mong mapasa iyong ama mong tinanggap mo, na siya namang may-ari ng buhay mo at nagkaloob ng mga bagay na kailangan mo, tunay na kaaya-aya sa kanya, yaong nais niyang mapadanap sa lahat ng tao. Iyaon ang nais niya, maganap sa lahat ng mga anak niya na magmithing siya ay maging kasama. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumain niyo ang kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwira. Malubos ang sa inyo'y kagalakan. Matigib kayo ng kapayapaan. Upang sa payapa niyong isip, manahanay ang ama at ang mga aral niyang tapat kailan paman na di magbabago at di maglalaho sa mundo habang nagluluwa lalong tumatata habang lumalawa yaong pangunawa lalong nasusunod yaong kanyang kalooban habang sumusunod, lalong nagagala. O taong aking mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto kayo sa aking tinura. Sino ang may nasa na mamatay kabilang tao? Wala kahit sino, kundi layon ay mabuhay pa. Maliban na nga lamang kung sawa na sa buhay at ang hinagpis niya'y kanyang tinataglay. Sino naman ang magsasawa at maghinagpis sa buhay kung nadamang ama at nasumpungan siya? Kaya't habang araw na nabubuhay siya sa ibabaw ng lupa'y may liwanag na taglay siya. Iyaw nang nasa ng amang kamtin ang lahat ng mga anak niya at tuwirang makapanahan nga siya. Ang may pandinig sa inyo'y nakarinig, ang may mata ay magliwanag. Walang nauna na di mahuhuli, walang nahuli na di mauhuna. Kung minsan, sa karampot na bagay, kung hindi nagkaunawa ng isang nilalang, na ama ang bumuhay, doon lang hidwaan na. Subalit, gaano man kalaking bagay kung may unawaan, walang samaan ang kalooban.
at siya unang pawang katotohanan. Alalaumbaga hambing sa salita ng Ama. Maliit man na naunawaan, nakapagpapalawak na rin ang kaisipan. Subalit, kung sa maliit na kataga pinasama ng isang tao sa lupa, lalo pang napasama yaong diwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Totoo at tapat ang Ama. Kaya, kung susubukang magpakatotoo at magpakatapat ng lahat ng mga anak niya, di ba masaya? Kaya lamang bakit gayon, makapagtatanong ka. Sasabihin ng tao, mananampalataya, nananampalataya, nananalig. Bakit hindi napapayapa ang isip gayon pala? Di ba kapag nanalig ka at nanampalataya sa Ama, pinapayapa niya isip mo? Inaalis niya yung takot mo? Inaalis niya yung pag-aalala mo? Sapagkat umaasa ka sa Kanya, binuhay niya yung pag-asa mo? Kaya, walang magiging alingas-ngas, kundi patag ang lahat. Buhay ba ang Ama? At kung lahat lamang, katulad ng halaman na hinihintay magbunga, ang masipag na naghahalaman, patuloy ang dilig niya. Ang masipag na naghahalaman, patuloy dinadalaw siya. Nang nagbunga'y natuwa siya. Ngunit paano kung tinamnan ka ng Ama, hindi mo pinahalagahan, hindi mo pinangalagaan, paano magbubunga ng mainam iyan? Mainam nga ang buto niya. Ngunit di naman naging mainam sa iyo, anong mainam na bubunga? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sa simpleng katwiran, napakagaan unawain kapag ang Ama ang siyang nasa isipan. Isa lamang, sino ba bumuhay sa iyo? Tao ba? Hindi naman. Kung magkagayon, ba't pasasamain mo ang loob mo sa kapwa mo? Kung magkagayon, bakit sa kapwa mo magpapatalo ka? Sa tama, kung alam mo ang tama. Isulong mo ang tama na alam mong tama. Lalo't higit kung ang Ama ang siyang alam mong kasama mo. Ngunit kung alam mong mali ka, kailangan nga sumuko ka. Ngunit sino ang susuko kung mataas at matari? Wala. At yan ang dahilan kung bakit di magkasundo ang tao. Kung bakit di magkaunawaan. Mayroong hindi maibaba. Mayroong hindi maisuko. At mayroong hindi maiyamin. Ngunit kung sa Ama, inilagak, inamin, binigay ang katapatan at katotohanan ang makapananahan. Buhay ba ang Ama? Hindi nakatakataka. Ngunit kahabag-habag at kawawa ang sasapitin ng mga manlilinlang na mga anak ng Ama. Sino dinadaya nila? Ang sarili mismo. Sapagka ang Ama ay tapat, ang Ama ay totoo, hindi ba ang budhi mo ang kalaban mo sa bandang huli? At yan ang mahirap kalabanin. Ang budhi. Sapagkat ang budhi, ang Ama ang bumubuhay dito at pumapatay. Ang Ama ang nagpapasigla at nagpapalumbay. Kaya niyang gawin dahil sa budhi mo'y mamatay ka. Kaya niya rin gawin dahil sa budhi mo'y sumaya ka. At papatayin ka ba naman niya sa lumbay kung maligaya kang nagtatalima, tumatalima sa kanyang kagustuhan? Hindi. Kaya naman katatakhan ka't nagtataka ang kapwa mo. Bakit ba iyan ay maligaya pa ganyan na nagaganap sa buhay niya? Bakit naman? Kalooban ng Ama ang nagaganap, bakit pa-apekto ka kung may isip kang anak niya?
at siya ng pawang katotohanan. Ang may pandini ay nakarinig. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Alala umbaga, panahon man ay hindi nyo mahawakan, tulad ng inyong buhay na hindi nyo hawak. Kaya't kung ano ang kalooban ng amang maganap sa panahon, gayon din sa inyong buhay kung anong naisin niya ay patutupad. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Subalit, magsaya ka, magbunyi ka, anak na sa kanya ay kumikilala, at nagsusumakit, nagsusumikap, na siya'y tuparin mo, at ang kalooban niya ay kamtin mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat paano matutupad ang aral at salita niya kung wala siyang ipatutupad at gagawin sa lupa? Kaya naman habang may buhay ang tao, ang wika niya ay huwag kang susukwa na. Gawin mo ang tama at mabuti, may bukas pa sa tuwina. Nekaramenayahanam, nekaramenayahanam, nekaramenayahanam. Buhay ba ang ama? O kay buti ng ama, kay dakila niya. Nasa daan sila mula kay Marcos. Nasa daan sila patungong Jerusalem, nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, ngayon, paahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tuluyan, natutuyain nila, luluran, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Ano ang kulang? Sa mga apostol pinabatid, iniyulat ang magaganap. At wala namang pagkabulang ito'y natupad. Nilisya at nilihis sa mga taong kasambayan nila. Mga kasamahan, upang hindi ito marinig sapagkat hindi takdang sa kanila iparinig. At gayon din ang mga hinihirang sa panahon ngayon. Nangungusap ang banal na espiritu sa kanila ng dapat nilang tupdin at gawin. Pinapabatid ang dapat nilang suungin at dapat nilang puntahan. Ngunit, kung kapahamakan ang sinapit mo, hindi banal na espiritu ang nag-ata sa'yo. Sapagkat napahamak ka. Maliwanag na tinuran, wala nang iba pang Kristo, maliban ang nag-iisa. Kung magkagayon ang Espiritu na lamang ang taglay ng tao, ngunit wala nang magkakatawang tao para tuparin muli ang isang Kristo. Maliwanag ang katotohanan. Bakit katatakan ba ng tao kung ang Espiritu ng Kristo ay suma sa tao at gumaganap sa tao? Imposible bang ito'y tupdin at imposible bang ito'y maganap? Lahat ng imposible sa tao ay posibleng tutuparin ng Ama at lahat ng napaka-imposible, napakagaang gawing posible ng Ama. Sa makatwid, iniyulat ang marapat, pinabatid ang dapat, sumunod ang ganap. At ang bawat pagsunod at pagtalima, kung sinong totoo siyang tumatanggap ng marapat. At kung sino nagpapakatapat, siya rin ang nakadarama ng tunay na gala. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, kung ang tubig
na bumabalong at tumaapaw kapag ninasa ng Ama na ang balunayang umaapaw ng tubig ay matigang na patitigang niya. Ngunit nagagawa niya rin ang pinatigang niya'y muli paapawin at humigit pa sa lalim. Bakit hindi ito matanto ng mga mananampalataya? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang kasiyahan, mawawaan yung lubusan. Yung sakay binaybay na sa inyo ay narinig, nang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Ang takot ay sa tao, ang tapang ay sa Ama. Tapang sa katotohanan ay kamtin ng mga tapat na anak niya, at doon ang sigla at galak maging ligaya. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. At ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pababautismo ba kayo sa bautismong daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y pababautismo sa bautismong daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at ang sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinabi ninyo ay para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na ang itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin. Ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Naturingan kang lingkod, ayaw mong mahirapan, ayaw mong masakitan, ayaw mong hatulan, pagtawanan, nililibak, ano tinanggap mo? Subalit dinaranas mo man ito, bakit malulumpay ka kung ang puso mo'y ang tinanggap mo'y totoong-totoo sa'yo? Sa pinagdaraanan mo, bakit nababahala ka't natatakot ka? Samantalang alam mo, may tinanggap kang buhay na hindi nagpapabaya kahit kanino. Alam mo pa lang ang tinatawagan mo'y buhay, bakit may alalahanin ka na nagpapagulo ng isip mo't nagpapalito? Bakit di mo buhayin ang totoo na binigay sa'yo? Yaong pananalig at pananampalataya mo na kung nasa sa iyo nga ito'y buhay na totoo ka, na nagpapatotoo, ikaw mismo may magagawa sa iyo ang Ama mo. At yun ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya't ang mga nakikinig,
at nakakadama, sila ay naaaliw, nasisiyahan, dahil nakakatuwa't kaaya-aya ang pinakikinggan. Ngunit kung ang nakakarinig ay di ginugusto ang naririnig, lumalabag sa kalooban, dumudumi ang isipan, walang mabuting kinakamtan sa totoong pahayag at katotohanan. Kaya naman, sa halip na bumuti kaysa dati, lalo pang sumama ang taong napasama ang diwa. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya naman, alam ng Ama ang nakikipagtotoo sa Kanya. At ang mga anak niyang totoo, sila mismo ang nakakadama kung ano ang Ama't sino siya sa kanila. Kaya naman, ang Amang tinanggap nila't Amang tumanggap sa kanila, kaisa niya sa twina. At ang bawat magkakaisa, nagkakaunawaan sila. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Wika ko nga, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Ang buhay ng tao, kung papaano binalangkas at binuo sa sinapupunan ng kanyang ina, walang bumuo nito at bumuhay sa dugo, kundi yaong Ama. At ang Ama rin ang nakababatid ng takdang pagluwal niya, kung ilang taon bubuhayin siya at kung anong magiging kapalaran niya. Subalit ang taong ang walang batid at walang kaalaman kung ano magiging buhay niya, patuloy na hinahanap ang kapalaran niya. Subalit di lahat ng nangarap ay natupad ang kanilang pangarap, sapagkat hindi lahat ng pangarap patutoong nagaganap. Subalit, ang Ama kapag siyang nangarap, kapag ninais niyang maganap, napatutupad niya. Lamang, patuloy niyang minamasdan ng kanyang mga anak. Kung papaano sila sa kanya'y lalapit, kung papaano sa kanya'y kikilala, kung paano sa kanya'y makikipagtotoo, kaya naman ang tuwirang maing pagnanasa na siya'y kamtin, ginhawa ng kalooban kanilang kinakamtan. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Kaya't pagal na katawan, di alintanayaan, lakas ng katawan ang nangingibabaw. Sapagkat ang lakas ay sama lamang, siya lamang ang pagmumulan. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kung pagninilayan lang ng tao sa mga hayop man may ginawang matibay, matatag, malakas, na magpasan. O sige, ang asong matapang na kapag naulol ay sumusugod dyan, pagpasanin mo ng isang kaban kung madala niya yan. Ngunit ang kalabaw na nakasoga lamang, datna ng init at lamig, hindi mo masasabi kung ilan ang kilo niya habang di pinapatay. Ngunit ang nadadala niya nabibilang. Buhay ba ang Ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may pangunawa ay nakaunawa. Alalaumbaga, ano naman kung pandak ka? Kung ang pinadadala sa iyo ng Ama ay ang lakas niya, di ba't kaya mo rin kung ano dinala mo sapagkat siya'y kasama mo? Ngunit gaano ka man katangkad, kung katawan mo lamang ang paiiralin mo, maaring magupo ka sa bandang huli, mahina ka na. Sapagkat ang kalakasan may hangganan kung katauhan ang paiiralin mo sa kasipagan. Ang may pandinig
ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenayahana, nekkaramenayahana, nekkaramenayahana. Kaya't kung magkamisan ang nag-aalaga ng kalabaw, ang kalabaw niyang inalagaan na iwang buhay, siya'y namatay. Sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Patotoo lamang ng Ama, ang kalabaw mong minamahal, ayaw mong masaktan, ayaw mong mahirapan, ngunit pinahihirapan mo para kumita ka lamang. Nang bandang huli, siya ay buhay, ika'y patay. Dahil sa kanya, pinakikipaglaban mo, nakikipag-away ka, nung mamatay ka, sino mag-aalaga sa kanya? Ano ibig kong ituran? Huwag niyong ipakipaglaban ang anumang bagay sa buhay niyo. Ang Ama ang siyang ipaglaban niyo at ipaglalaban niya kayo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Ang may pangunawa ay nakaunawa. Kaya nga kung sino pinaglalaban ang tao, kung minsan, bandang huli ang nakikipaglabay na matay, na iwan ang nilalaban. Marami ng kaganapan, huwag niyo akong subukan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, katauhay mabaparatangan, babibintangan. Ngunit ang espiritong di nyo nasisilayan, kailan nyo yan huhulihin at tsanyo dako tutunguan? Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Yan ang katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenayahana, nekkaramenayahana, nekkaramenayahana. O aking Ama at Ama nila, maliwanag ang salita mo. Sumisilay na parang sikat ng araw sa mga may pangunawa na tuwiran. Subalit sa sarado ang diwa kailan may di maabot, sapagkat walang makapagbubukas nito, maliban ikaw. Kaya't ang tatanggap sa iyo walang madidimlan at patuloy mong tatanglawan habang may buhay. Nekkaramenayahana, nekkaramenayahana, nekkaramenayahana. Sulong tao, suriin niyo ang tinuturan ko kung ganang pagkatao pinagmumula nito. At do'y baybayin niyo kung anong pagkataong mayroon si Constancia. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan. Pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kasiyahan, ligaya ay kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahana, nekkaramenayahana, nekkaramenayahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Nisan may nangatwiran. Kaya daw siya nag-a-abroad para mapagandang buhay ng kanyang anak. Subalit, ang anak niyang pinaglalaanan, inabutan niya ipatay. Ano ibig kong ituran? Bakit ito'y binahagi ko sa inyo, mga minamahal ko? Ganang kunching ay di bati dito. Tao, pakatandaan ninyo, hindi lahat ng nilalaan niyo at pinaglalaanan niyo'y sa kanila tutungo. Ngunit ang nilalaan ko sa inyo, kung tinatanggap nyo, kakamtin ito. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Ganang pagkatao'y di mawiwikayaon. Ganang katauhay walang talinong sambitin ito. Ganang di nyo nasilayan na wika ko sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenayahana,
Nekkaramenayahana. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Nainip ka ba? Nabagot ka ba? Yan ang pawang katotohanan. Bagamat kanina pa kayo, katulad mo, kundi kita pinakilala kay Constancia, hindi kanya na matatandaan. Sa taon na ang binilang at marami nang nakarap. Ngunit, sadyang gayon, may malilimutan bang tao sa mundo? Ang bumuhay at nagpakatotoo sa mundong ito? Ngunit di nyo maapuhap at di nyo mahawakan. Kaya't kayo ang patuloy na hinahanap. Kaya't kung kayo tatanggap, maapuhap kayong ganap. At kung kayo'y susunod, malilikom kayong lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahana. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Masama ba ang Diyos? Mabuti bang Diyos? But, hindi po ba isa lang ang bumuhay sa tao? Ang Diyos lang. Hindi pala masama ang Diyos, bakit may masamang tao? Ano po? Tama ba? Masakim ba ang Diyos? Hindi pala masakim ang Diyos, ba't may masakim na tao? Isa lang ang bumuhay sa tao. Sinungaling ba ang Diyos? Ba't may mga sinungaling na tao, isa lang ang bumuhay sa tao? Ba't niloob niya ito? Hindi siya may kalooban yan. Sino may kaloob? Sino? Carol, sino may kaloob? Tingnan ko nga. Kung nasa maliwanag na diwa, sino may kaloob? Kaya pala nagkaganyan ka eh. Sino may kaloob? Sino? Pag masama ang tao, sino nasa kanya? Sino? Si Judas. Sino umalipin kay Judas? Sino? Sino ang nagsiksik ng masama kay Judas? Sino ang naging kalaban ni San Miguel Arcangel? Si Miguel, sino ang kalaban? Uy, natumbok mo rin. Tingnan mo nga katabi mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo bawat araw, ako sa inyo may nakalang. Mayroon pa magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon pa magandang mangyayari sa inyo. Monkey.
magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat hindi kanya manalig ka na, bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Ama at iba ang gawa ng demonyo, ba't tinatanggap? Ba't pinangunguna? Ba't pinaghahari? Dapat pinipili ang tinatanggap pag pumapasok sa isip at pumapasok sa puso. Bakit di magawa? Alam mo na kapag pinagagalit ka na ay hindi nasama. Alam mo kapag nagdaramdam ka na, hindi na sa kanya. Alam mo kapag masama nang iniisip mo, hindi na ito siya. Bakit nagagawa mo? Gayon pa lang, Panginoon ko at Diyos ko, ang wika mo, ang may pandini, ay nakarini. Mahal na mahal ko kayo. Yaon ang pawang katotohanan, kaya't napakahalagang paglilimi, ang pagsusuri, ang pagbubulay-bulay, ang pagninilay, at ang pagtatanto, matutong magtimpi. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. O aking Ama at Ama nila, tuwirang pinabaybay mo ang marapat, nilalahad mo ang tama at tumpak, at parang sikat ng araw na pinalalaganap mo sa buong daigdig ang iyong salita. Ngunit ang wika mo nga, sa araw man, gaano man kasingkad, kung di nila nakikita kung paano ito lumulubog, gayon din ang salita mo, kundi pinag-aaralan kung ano ang ibig sabihin, wala pa rin saysay at kabuluhan. Kaya't ang nais mo
Lagi silang nakatuon sa iyong kabutihan. Lagi silang nakatuon sa iyong kabanalan upang masuri nilang lubos ang sa kanila'y dumaratal. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Tapat bang Diyos? Sinong kalaban ni San Miguel? Kalaban mo na ngayon yon. Ha? Kalaban mo. Nakikipaglaban ka. Ha? Nakikipaglaban ka. Labanan mo. Pag sinabi sa'yo, magalit ka, magalit ka. Nagagalit ka ba? Pag sinabi niya, gumising ka, gumising ka, gumising ka. Ba, ating gabi, ba't gigising ka? Matulog ka. Kaya't alam ni Apo Kunching. Buhay ba nga, ma? Di ko kailangang magtanong kahit kanino. Sapagkat ang kailangang magpabatid ay ang kasakasama ko. Di ko kailangang magurirat ng buhay ng may buhay. Sapagkat di ito ang gampanin ko at tinanguan. Ang kailangan ko'y tumupad at sumunod kung anong atas na aking tutok din araw-araw, maging gabi man. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Tingnan niyo nga po yung mga kalabaw na yan, oh. Pag naisoga na kaya nung may-ari sa kanya, pagkatapos niya kayang naghakot ng palay, nasasabi kaya niya, hindi kita hinambing sa kalabaw, ha? Kunwari lang. Sinasabi niya kaya sa kanyang kalabaw habang pinakakain niya ng pulot, ng darak, at pinasisipsip niya ng pulot, salamat sa iyo, ha? Dahil sa iyo, kumita ako ngayong maghapong ito. Hindi eh. Kapag masama ugali ng may-ari ng kalabaw, di ba ganyan ang tao? Walang pinagkaiba dun sa kalan na araw-araw pinaglulutuan. Eh, nung mawala ng gasol, walang niyang gasol ito kaya naaalangan ang luto ko. Eh, ba't di niya sinuri kung kailan mawawala yun? Nagreserba sana siya. Buhay ba ang Diyos? Ano ibig sabihin? Para ba yung lakas mo? Sulong ka ng sulong, sulong ka ng sulong, sinasamantala mo. Nagsasamantala ka, ginagawa mo lahat ng gusto mo, kahit di na tama ito. Eh, bandang huli, paupos na palang parang gasol. Napamatay na, wala nang papaglutuan. Ang katawan mo'y wala na ring laban. Minura mo pa. Walang niya itong paanay ito, ah. Masakit. Bakit kaya? Surihin mo ngayon. Ano ba ginawa mo sa sarili mo? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ang Diyos. Dahil buhay ang Diyos, ba, tuwan-tuwa ako nito. Buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? O, di ba? O, pag-aralan nyo na lang, ano? Tinubo mo ba yung nunal mo na yan? Kusang tumubo dyan, ano? Eh, sino nagtubo? Tanda yan. Birth. Mark. Mark. Pero, ay, pangit eka, patanggal mo na. Baka maging cancer yan. Yung pala gusto lang kumita. Eh, may pera. Sino no? Eh, nung mamatay, sabi niya,
Sino ka? Ako po si Maria. Hindi ikaw si Mariang Maynunan. Bumaba ka! Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Halimbawa lang yan. Ano ibig sabihin? Ang tao ang maibigan, ginugusto niya, sinagawa niya. Pag napasama sa ginusto niya, sinisisi niya yung Diyos. Bakit? Bakit? Ano ba sabi niya? Makain mo muna. Ay, Panginoon, mahirap magpaliwanag ng totoo. Madali pang magkwento ng kwentong kutsero. Ngunit kapag katotohanan, kay hirap iulat sa tao. Buhay ba ang Diyos? Ang sabi ng Ama, kaya ako nilikha ang mga puno para magamit yan. Nilikha ko ang mga isda para makain yan. Nilikha ko ang mga hayop, iba't ibang hayop, hindi para inyong pag-awayan, kundi para magamit nyo rin sa kabutihan. Eh minsan, nagsasabong ng manok. Ako eh kang panalo. Bakit siya nanan? Bakit siya nanan? Dahil sa manok, nag-away. Ganyan ang buhay dito sa lupa. Tama ba ga? Tama ba ga? Walang pinagkaiba doon sa buhay ding pahiram. Binigyan ka ng... kilay. Idiba mo kilay mo. Eh nun sa kakaahit mo nakama, nagkamali yung nag-aahit, napudpod. Eh wala kang pampatato. Eh wala ka na rin pambili ng eyebrow. Elin kaya gumanda ngayong nakalbo nung makapal? Ah, isang halimbawa lang yan. Ano ibig sabihin? Kung minsan ang tao, kumikitid yung pangunawa, dahil siya na rin ang may gawa. Eh kung ba naman ang puro iniisip mo ay puro mabuti, di hindi ka dapat nawawala ng pangunawa. Eh iniisip mo puro masama, 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 masama. Kaya naiba ang iyong diwa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang tanong, sino naman kayang taong mabuti ang iniisip na hindi masaya at puso niya? At sino naman ang taong kung ano-ano laman ang isip niya, nakakagalit, eh naligayahan siya. Meron ba? Kung maging matalino kayo ngayon, sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. May tanong ba kayo? May sakit pa ba kayo? Carol, may sakot ka pa? May sakot? May sakit ka pa ba? Oo nga, wala na. Yung dahon-dahon, nakakapagkulay ng... ngipin. Yung sigarilyo, nakakapagkulay ng ngipin. Yung nganga, nakakapagpakulay ng ngipin. Ngunit alin ang mas magandang naging dulot? Sa tao. Kahit nagkakulay ang ngipin. Ang dahon-dahon ano? Ang sigarilyo, maganda ba dulot? Ang nganga, maganda ba ang dulot? Eh, ba't gusto ng tao? Diyan lang papasok yung nagdinilay ka ba? May isip ka ba? Sasabihin, ba matino ako? May isip ako? Ba't di mo alam ang hindi ba sa buhay mo? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, nang hindi ka pa nakakakilala sa ama, di mo pa naisip ito. Wala ka pang pagninilay, hindi mo pa napagtatanto ang lahat. Hangga ba naman ang kumikilala ka na at nagbabasa ka pa ng Biblia, nagbabasa ka ng kung ano-ano, ay wala pa rin pangunawa ka, ba, tigilan mo na yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Anong napapala? Wala. Napapagod ang mata. Nagmimemorya utak mo. Napapagal ang mga ugat mo. Yung utak mo nandyan lang, yung ugat mo pagod. Buhay ba ang Diyos?
Ngunit walang naging magandang dulot. Yun ang sinasabing ginagawa mo, walang kapakinabangan. Ngang gawin mo, may pakinabang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sa inyong lahat, sumayin niyo ang kapayapaan. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Bawat araw man may magagawa ang Ama. Ba, kaganda pala ng ikaw mo ngayon, Hello Kitty. Mamalaglang. At may magagawa ka rin, nanak niya. Kilalanin mo lamang siya. Tama ba? Kung may magagawa ang Ama, may magagawa ka rin. Kung anong ginagawa niya sa'yo, isipin mo rin. Huwag lamang ang gusto mo siyang iniisip mo't ginugusto mong gawin. Gawin mo rin ang gusto niya nang sumaya ka naman. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Yun lang, simple lamang. Huwag ang gusto mo lamang ang sundin mo. Gustuhin mo rin sundin ang kalooban ng Ama mo at susundin niya ang makaliligaya sa'yo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo kapayapaan. Halina kayo, mga mahal.